Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako talagang believe na believe ako sa tapang ni Janus Del Prado. Alam niyo naman si Janus Del Prado ay malapit din kay Bea Alonzo dahil si Bea Alonzo nga ay nakasama ni Janus sa marami niyang pelikula, especially nga yung with John Lloyd Cruz at marami pang iba. So sobrang close din talaga tong si Janus kay Bea. Kaya naman, nung nangyari nga yun, di ba, nung kay Gerald Anderson and Bea Alonzo na nag-break talaga sila at talagang kumampi si Janus kay Bea, especially nung nagpa-interview si Gerald Anderson kay Boy Abunda a few months ago yun, bago nila aminin ni Julia Barreto yung relationship nila. Talagang dun pa lang nag-push na lumaban na fight na agad si Janus Del Prado. Hindi niya pinalampas yung mga sinabi ni Gerald Anderson dun sa interview na yun. But anyways, eto na nga, nakakaloka dahil diba recently sa interview ng Init sa Magdamag ni Boy Abunda, kila Yang Concepcion, JM De Guzman, and Gerald nga, napag-usapan of course si Bea Alonzo doon. At doon, parang biglang-bigla, nag-iba yung iba ang timpla ng hangin. Biglang-bigla nagsasabi si Gerald Anderson na gusto niya mag-apologize, na magsasorry siya, na humingi siya ng tawad kay Bea Alonzo. Samantalang before, di ba nga naman, parang dati, parang kasi sa unang interview niya nung parang lumalabas na hindi lang siyang may kasalanan. Yun nga yung pagkakamali na sinabi ko before, pa sana si Gerald nagpaka-gentleman na lang na inako na lang lahat ng kasalanan, di tapos. Hindi yung nagkaroon pa ng nagsisi pa siya, may mga sinisisi pa na iba, yung mga ganong tipo na dininay niya pa na hindi siya nag-ghosting, etc., yung mga ganon. So talagang kaya nag-react talagang maraming fans doon ni Bea. But anyways, eto na nga, si Janus syempre ay napanood na naman yung interview na yun ni Boy Abunda kay Gerald, of course, at hindi na naman niya pinalampas ang pagkakataon at talagang super talak, although walang minimension na pangalan si Janus, pero obvious naman na patungkol doon. Eto, kanina lang to, 12 hours ago pa to. Sabi ni ang caption niya muna ni Janus doon, "Now you know, magkaiba ang sausawero sa itinamay. Oh well," ganun ang sinabi. Pero ang nakalagay doon, may bagong show ata, kaya nagsosorry kay bilang hindi Bea, sa amin nila direct at OMC team, di ka magsosorry at pinag-away-away mo kape. Mo kami para lang pagtakpan yung kalokohan mo sa set. Bekene man, yon. So ano kaya yun? May pangalan si Janus Del Prado, ha? Ano kaya yung pinagtakpan mo yung kalokohan mo sa set? May ganon ang higpet. And then another post na naman sa kanyang Instagram 11 hours ago, napapanahon, sorry not sorry. Yon, yung caption muna, pero ang message na kasi doon, "Never allow anyone back in your life that has tried to destroy you in the past. Even if they say they have changed, remember, a snake only sheds its skin just to become a larger snake." Janus Del Prado, nakakaloka. Parang sinasabi dito na kahit na ano pang gawin mo, kung aas ka pa rin. Kumbaga, magpapalit ka lang ng ng balat, pero ahas ka pa rin. Hindi ka pwedeng a few months ago, kumbaga, apologetic ka, hindi pwedeng ganun. Tapos, after ngayon, apologetic ka na, hindi daw ganun yun. Paniniwala ni Janus Del Prado. So, kaya parang yun, actually, tapang ni Janus, although walang mini-mention, pero even before naman, hindi naman siya umaatras. Eto pa, 3 hours ago na post ni Janus eto, ha. "Ayan na, ginawa na kita ng kodigo para di ka na nagmumukhang ewan. Sorry, not sorry." Mamaya babasahin ko ang comment ng mga fans na umabot na sa napakarami, ha. 309 na kay Janus to, ha. At ang nag-like ay mamaya na rin. But anyways, eto kasi yung kodigo na ginawa ni Janus for kung sino may pinapatamaan niya. How to apologize? Okay. Number one, take full responsibility of your actions without splitting the blame with the other person. That's number one, diba?
Kahit na sinasabing it takes two to tango, pero if you want, kung gusto mong matapos ang issue, ano na, accept all the, ano, tanggapin mo na, akuin mo na lahat ng kasalanan para wala na. Pero kasi yung unang interview, ako to be honest, opinion ko to ha, unang interview ni Boy, ni Kuya Boy kay Gerald, mas nag-create pa yun ng galit sa kampo ni Beye. Dahil talagang parang doon pinapalabas na na, well, ayun, ayoko na sabihin, pero parang pinapalabas na kasi mayroon pa siyang sinisisi kasi nung time na yun na iba eh. Plus, imbis na mag-apologize na lang eh, di ba? Hindi kasi ganun ang ginawa ni Gerald. At ako talaga, prank ang sasabihin ko yun. Number two, sincerely say and mean that you are truly sorry. Ayun, bongga. Tama naman yan. Ganun naman talaga. At mararamdaman mo ang pag-apologize ng isang tao sa'yo kung sincere siya. Ako ganun eh. Nararamdaman ko yung karap ko kung sincere to pag nag-apologize sa akin. Minsan kasi may magaling umarte. Plastic, diba? Yun, number three. Don't expect or get mad if the other person refuses to forgive you. You've wronged them so they have every right in the world to choose whether to forgive you or not. Tama rin naman yun. Hindi porket ako to ha. Opinion ko lang to. Hindi porket sinabi ko na hihingi ako ng tawad sa inyo or sa kanya. Tapos pag sinabi mong hindi mo ako mapapatawad, kumbaga ako pa yung magsasalita ng ano, tingnan yun, sama na ugali niya, diba? Ako na itong humingi ng tawad eh. Tapos wala naman siya, ayaw niya pa, huwag siya mag-inarte. Hindi ganun yun. Dapat hintayin mo kung kaya't ang paghingi ng ang patawad ay hindi talaga actually hinihingi yan eh, kusang binibigay. Of course, maghihingi ka ng tawa. Ay, hindi. Mali yung term ko na hihingi. Pero tama lang na mag-sorry ka. Pero hindi, huwag kang mag-expect na on the spot patatawarin mo. O, nag-sorry na ako ha. O, patawarin mo na ako. Okay na tayo, quits. Hindi ganun yon. So, tama naman yun. It's the other way around. Bumaliktad na naman ang sitwasyon na kesyo. Ang tigas ng puso, ang tigas ng ano, walang patawa, di mo magpatawa, baka ganun. Eto, number four. You don't get to say, move on. That's just the way it is. Okay, so alam nyo na kung ano yung move on na yan. Diyos ko, may jowa na si Ben, naka-move on na siya. Ayan. Number five, say sorry na just through your words, but most importantly, through your actions. Tama naman yun. Ako, I believe in that. Yung, ang dali-dali kasing sabihin, eh, maraming tao na napakadali magsabi ng sorry. Pero totoo na, mahirap na hirap silang gawin. Kung paano talaga dapat mag-sorry. Like, ako, I don't mind kung, pero kaya lang kasi to be perfectly honest, hindi naman kasi ako gumagawa ng ikasasama ng loob ng ibang tao. I'm not like that. Hindi ako yung parang kasaktan kita or whatever. Tapos kaya hindi ako naobliga mag-sorry. Siguro, ang pinaka-sorry ko na lang halimbawa, meron akong napangako sa'yo na hindi ko nagawa agad-agad. Pero yun, sabi ko, sorry, sobrang busy. Ganun lang. Pero yun talagang sasaktan kita. Sisiraan kita. Sasaktan ko yung kalooban mo. Hindi. Wala akong ganung experience at wala akong ganung intention sa ibang tao. Iiwas na lang talaga ako. So, ganun yun. Tama yun. Number five, do it in private. Huwag nang i-broadcast. Huwag nang sabihin. Siguro before pa, yun lang naman ang hinihintay talaga ni Bea, di ba? Ang kausapin siya. Pero hindi naman yun ginawa, di ba? Sabi nga, ghosting eh. Nung una kasi, di ro ghost. Kaya yun talaga, ewan ko, hindi ko alam kung sino manager na ni Gerald ngayon at walang mga masyadong advice tungkol dyan. Ako hindi ko sinisis, hindi ko to bidin down sa Gerald. Pero ako, nakita ko naman kasi yung storya even before pa. Alam ko naman yung story, ano. So, para namang, ano naman, diba? Parang unfair naman for Bea na part that parang i-blame pa siya. Ayan. So, yun nga yung sinabi ni Janus, ginawa na kita ng kodigo para di ka na magmukhang ewan. So, ito mga ano, ito yung mga message ng mga fans. Ang dami eh. Actually, ang dami na to for Janus Del Prado na naganto karami ng message. Sabi ni Sai, I'm pretty sure he got the message, but 100% he'll do this over an interview. Walang integridad. So, kasi nga si Gerald, problema laging dinadaan sa interview eh. Pati ba naman pag-apologize, dun idadaan. Kung gusto mo talaga mag-apologize, kaya mo naman siguro sa sarili mong paraan na yun. Pero syempre, hindi niya nga tinatanggap kasi nung una na siya lang ang may kasalanan. Sabi ni Hazel, very well said, Janus-san. Don't expect that you are forgiven at the moment when you ask for forgiveness. You have done wrong, so wait for the right time to be forgiven and be thankful with your whole heart.
sabi ng isa, Ana, papansin kaya gusto mag-sorry. Correct, so mabuko na din na talaga niya gusto mag-sorry. Etos lang para umangat again, career niya. On point, buti ka pa, my boss, sabi ka niya isa. Sabi ni Pinay, Bay is truly blessed to have a friend like you. Exactly. Sabi ni Versa, let's papansin, may pelikula kasi. Hays, ayaw ng manahimik, dami pang sat-sat. Ako, I think, at first, siguro yun ang pinakamagandang ginawa sana ni Gerald nung una pa lang. Sana nakiusap siya ng tito. Diba, huwag naman po na natin pag-usapan yung tungkol doon. Kasi hayaan nyo na lang po na ano, mag-heal na yung wounds at ako na lang gumawa ng paraan. Para. Yung gano'n na lang. Hindi yung pang-interview lang talaga. Kaya ano eh. Kaya parang nakakaramdam yung kampo ng mga kaibigan ni Bea at mga fans ni Bea. Okay. Love you, Janus. I'm a mother using my son's gadget. Ayan. If it goes like, I am sorry, but that is not an apology. Dadagdag yan po yan, Kuya Janus, sa kodi ko. Ha? Ayan. So, ay iba din, palakpakan si Kuya Janus. Of course, be a man. Pakitagalog na rin po, baka di. Ayan na naman. Kaso, di pala marunong mag-sorry yung dahil sa, saka, medyo bastos, labas sa ilong. Ay nako, it took him years to accept that his fault. Then, magsasorry lang. Iabang pa sa meet. Yun nga eh. Yun talaga. He's really sorry. Wow, ganon. Alam mo, napakarami. Talagang wala nang ginawa si Gerald na tama. So, ako talaga, if I were, kung ako ang manager, advisan ko lang na, since nananahimik na ngayon, pahupain na lang muna. Darating at darating ang araw na magkakasalubong kayo at dun ka gumawa ng paraan. Or, gumawa ka ng paraan kasi minahal mo yung tao tas ganon ang ginawa mo. Iniwan mo nang hindi mo kinakausap. That's number one fault. That's number one maling-mali. Diba? Ngayon tuloy, dahil sa kasasat-sat nga ni Gerald, kakapa-interview, diba? Ano, hindi, kakasagot tungkol doon, nabubuhay na naman yung issue. Kaya ang duda tuloy ng ano, ginagamit na lang ni Gerald si Bea para pag-usapan. Siguro, kasi nga, baka hindi naman masyadong click kasi yun sa kanila. But anyways, yun na lang muna na basta ako, nakita ko, from day one, yung pinagmula ng story. Actually, hindi ko lang sinasabi. Pero alam na alam ko kung ano yung nangyari sa basketball court sa Marikina bago pa nangyari ang lahat ng ito. Yun lang yun. Yun lang ang pwede kong sabihin. Alam niyo naman si Gerald ay naglaro for Marikina dati at nagpa-practice siya dyan sa isang gym dyan. Oo. Sa isang court dyan. At may nangyari doon. Yun na lang po muna for na maraming salamat!